Ay, sana mas susunod na lahat. Sunod. So, grid. Ito, inverter. Solar panel. Okay. So, nag-power on ang grid. Solar panel. Solar panel. Okay. So, ba't walang power supply sa inverter? Okay. So, may nakalimutan tayo isa. So, initializing ko lang siya. So, time check, 4:36. So, sa pag-start up pa lang ng inverter, pag itong alarm umilaw, means to say may error dun sa installation or failure. So far, wala naman, ano? So, mga 3 minutes. So, meron na tayong DC voltage, 1,293. Sa pangalawang string, 291 volts. So, meron bang voltaya, no? So, sa grid naman, 235 volts. So, 0 amps, hindi pa nag-strike. So, status ng inverter ngayon, waiting ba? Or initializing? So, frequency, 60.15. So, wala pang total energy kasi wala pa namang harvest. So, top of commission pa lang. So, balik tayo sa cold steam. Okay. So, habang nag-aantay tayo, no? Punta tayo sa advanced settings para ma-change natin yung grid at saka frequency. So, advanced settings. Enter. Okay, 0010. Yan. Then select standard. Okay. So standard actually is konsyo no, Philippines, pero minsan kasi naglo-low voltage, so i-pa natin. Change natin yung overgrid. So instead of 242, according sa liig ko, pwede pa sila sa up to 260. So, change natin to. Enter. Ano? Balik-balik. Kaya pala. So, dito sa selecting standard, ilipat natin sa user default. User defined. Not Philippines. Kaya pala hindi na-change yung program dun. Italy man tadi ni sir. Italy. Mexico. Okay, so user defined na. So pasok tayo dito para ma-configure natin yung maximum voltage, grid at saka frequency. So ang default niya is 260, which is okay na rin. Overgrid voltage 2 to 80, so safe din. Okay, under voltage grid 180, so 170 plus minus 5 volts, so okay na din. Okay, so under voltage 2, okay, walang problema. About frequency, so over grid frequency is bakit naga 51 lang, so i-change natin to into 60. Okay, 60.05. Kasi mag-error ito mamaya pag mag-start na siya. Okay, kahit 60.03 lang or 0.3, pwede na yan. So, next. Okay.
over grid frequency, so change na naman. Instead of 52, gawin nating ganun pa rin, 61. Or no, 61 is the maximum. Okay, escape lang po ang pindot, ano, para ma-save siya. Next, under grid frequency, so change natin. Patasan natin ng konti, no? So mga 59.9. Okay na rin yan. So save. Next, under frequency, so pangalawa, change na naman natin yan. Okay, up to 59 lang maximum. Oh, so yan, escape na naman para ma-save siya. Okay, so yung mga default functions siya, start up 60 seconds or 1 minute, okay lang din. Okay, restore. So, okay na. Escape lang natin. Save and exit. Press enter. Done. Okay. So, punta tayo dito sa grid. I-off lang natin. Para mag-activate natin yung expert limiter naman. Okay, so na-off siya. Punta tayo dito sa... Okay, so na yun. Internal EPM set. Okay, backflow power. Okay, so naka-zero na siya, no? So back. Mode select. Pasok tayo dito. I-on natin yan. Okay, hanapin natin yung current sensor. City link test. Okay, so city link test cannot charge. Okay, so therefore, pwede magpa-pander tayo ng appliances. Okay, pwede magpa-start ng appliances, ha? Cannot charge ang expert limiter. So ganito, no? Pag once cannot charge, so minimum na load dapat 500 watts. So pag incorrect naman yung nakalagay dyan, so means to say, baliktad yung clamp natin. Okay. So since cannot judge sa nakalagay, according dun sa manual, kailangan natin magpa-start ng load minimum of 500 watts. Say, pandari lang ninyo, mas kano. So, balik ako, ano, para ma-refresh lang siya. Mga desktop, naka-connect na sa din eh. Computer, naka-connect din eh, waray. Waray na. Oo, ngunit. Okay, balik natin ang city link test. So, ganun pa rin, cannot judge. Minimum of 500 watts. Anyway, kung mali ang kuhan, pagkalagay ng expert limiter, or itong clamp, error ang i-display. So, ngayon, cannot judge, means to say, kailangan natin mag-energize ng minimum of 500 watts na load. So, balik tayo sa kuan, ano? Balikan natin yan mamaya. So, ito. Balik tayo advanced settings. So, yung password 00. So, down, down, isang up para 1, then enter. Okay, since naka-off na yung grid, punta tayo dun sa internal EPM set. Okay. Oh, puntahan din natin external. Okay, fail safe. Okay, in-on ko lang siya, no? Okay, internal EPM. Mode select. Current sensor. City link test. So, ganun pa rin. Cannot judge. Grinder, ano? Kasi yung load supposedly dapat mga 2.2 amperes, so yung napandar na load ngayon is 1.5 lang, so hindi siya umabot ng 500 watts. So 500 divided by 230 volts is 2.2 amps, so ito 1.5 lang, so kulang. Cool.
Okay na. Pinandar yung blower, ano? So, city length state, correct. So, 6.6 amps. So, okay na, sir? Wait na. Okay na. Okay na. Okay na yan. Okay. So, sense correct na siya. Balik tayo dun sa kwan, ano? Sa default screen. Okay. So, naka-off pa siya, no? Puntahan muna natin yung kwan, advanced settings. Ibalik natin. I-on muna natin yung grid. 0010. Okay. So yan. Pwede na sa, pwede na yung. Okay na. So at least activated na yung export limiter. So back to default gun, ano, since naka-power on na. So antayin na naman tayo mga 1 minute. Kasi according dun sa grid, ano to? Parameters kanina sa user defined 60 seconds. Antayin lang natin, ah. So nalalabas yung code dyan mamaya, no? Pag once ko na. So really activated yung expert limit. So yan, operation na soft run. So yan yung ano, code ng export limiter. So ngayon nag-generate pa siya ng mga 100 watts. So try mga magpandar ng load, sir, kung mag-increase pa ba to, kasi yung marami naman yung solar panel doon. 107 watts lang kasi yung binibigay na harvest. So 107, ano? So magpapandar ng blower ngayon. Tingnan natin kung may increase. Okay. Wait lang. So hanggang 180 watts lang. So time check, malapit na mag alas 5. Okay. So i-shut down daw yung load, kuya. Okay. So bumagsak siya sa 108. So sa ngayon na oras, ano, dahil sa wala nang masyadong kuha ng sunlight, okay, so nakakuhan siya, maliit lang yung harvest. So yan na yan, at least activated na yung 5 kilowatts solis.